Obi, bakit napadalaw ka ata bigla? Anong sadya mo? Obi, nakakahiyaman tong gagawin ko. Pero kasi kailangan talaga eh. Pautang naman oh. Naku, Bi. Short din kasi ako ngayon eh. Tuition fee ng anak ko. Dali na, Bi. Kahit 10K lang. Kailangan ko lang talaga. Kasi ano eh, si Mama kasi, kailangan ko siyang dalhin sa ospital. Bi, malubha na si Mama. Please lang. Napadaan lang kasi ako talaga dito eh. Baka, nagbabaka sakali ako na, alam mo na, na baka makahiram ako sa'yo kahit 10K lang oh. Dali na naman oh. Ako, ganun ba? Ano nangyari sa Mama mo? Di ba may katandaan na rin yung nanay mo? Oo eh. Yun na nga, hindi ko alam kung paano nangyari. Masyadong mabilis eh. Eh, basta, Bi, kailangan ko nang madala si Mama. Sobrang lubha na ng sakit niya. Ay, sige. Okay, sige. Antayin mo ako dito, ah. Salamat, Bi, ah. Ang galing ko talagang artista. Ang best actress. Para sa iPhone 14. Let's go! Obi, bakit naman 8K lang to? Kulang pa ng 2,000. Naku, Bi, pasensya ka na. Alam mo, sa totoo lang, pan-tuition fee talaga ng anak ko yan. Eh, mas kailangan mo, kaya yan lang muna mapapahiram ko sa'yo. Pambihira ka naman, Bi! Hindi mo pa binuo! Eh, di hindi ko rin mababayaran yung bills ni Mama sa ospital kasi kulang! Naku, pasensya ka na, Bi. Ayaan mo, babawi ako sa'yo next time. Di bali na lang. Sa iba na lang ako hihiram ng kulang. Salamat na rin kasi pinahiram mo ako kahit papano. Hayaan mo, babayaran din kita sa katapusan pag sahod ko. Promise. Ako, Bi, sana kasi kailangan ng anak ko yan eh. O sige na Bi, alis na ako kasi inaantay na din ako ng kapatid ko eh. Pupunta na rin kami sa ospital eh. Teka, saan ang hospital? Baka pwedeng madalaw yung mama mo. Hindi na, Bi. Okay lang kami. Huwag mo na kaming dalawin. Pag gumaling na si mama, kami na lang dadalaw dito, okay? Okay. Sige, ha? Salamat, Bi, ha? Okay. Diyak ka lang. Saan na ba yun? Tagal naman ni Jane. Hi, Bi. Hi, ma'am. Ikaw talaga kahit kailan ang tagal-tagal mo. Saan ka ba galing? Kanina pa akong naghihintay sa'yo dito. Siyempre, dumiskarte pa eh. Ah, Bi, ano nga pala yung bagong labas na iPhone? Ah, yung iPhone 14 ba? Bakit? So, ito pala yung bagong labas na iPhone. Oh my God! Yung iPhone 14 ba to, be? Ang ganda naman! Pero saan galing yan? Siyempre, binili ko with my own money. Diba? Pinagtrabahuhan ko eh. Ako pa ba? Sa sipag kong to, lahat kayang bilhin ng pera ko. Nagsisiksika na nga sila sa wallet ko actually eh. Kaya nagbawas man lang ako ng bariya. Wow! Sana ako din makabili niyan. Asa ka pa? Wala kang ang pera eh. Alam mo, mag 3210 ka na lang kasi yun lang naman yung afford mo eh. Alam mo, mag-selfie na lang tayo dito para naman mapalitan mo na yung pangit mong profile picture. Sige na, Jane. Wag na lang. Okay pa naman tong phone ko eh. Kahit luma to, gumagana pa naman. How cheap. Kung ako yan, hindi ko hahawakan yan kasi baka matetano pa ako. Anyway, bakit di ka pa ba umu-order? Ah, kasi inaya ko din si Jenny eh. So, inaantay ko siya. Tagal nga eh. Saan na ba yun? Jenny what? Si Jenny? Bakit mo naman inaya? Sino ang ulo ko talaga? Oh, si Jenny. Bakit? Kaibigan naman natin yun eh. May problema ka ba dun? Si Bubs ka talaga. Oh, ayun na pala siya eh. Hi, Be! Bakit naman ang tagal mo? Kanina ka pa namin hinihintay.
Jane? B? Ikaw ba yan? Hi, B. Anong ginagawa mo dito? Akala ko may sakit yung nanay mo. Akala ko nasa ospital ka. Ha? Anong hospital? Eh, galing nga yan. Galing to. Sa bilihan ng cellphone. Kita mo ba? May bago siyang cellphone. Ano? Ano kasi, B? Okay na daw pala si Mama. Nabilaukan lang daw. Oh, asan na yung perang hiniram mo sa akin? Baka pwedeng ibalik mo na. Hindi mo naman pala kailangan eh. Hiramin mo na lang pag may emergency ka. Ano kasi, B? Nyeta ka? Nagmamalaki ka ba? Nagmamalaki ka pa talaga sa akin, ha? Yan sa cellphone mo na bago, yun naman pala galing sa utang. Ano mo din babae ka eh, no? Yabang-yabang mo? Alam mo kung sino ka na mayaman? Papanggap ka lang naman pala eh. Hindi naman pala galing sa'yo yan eh. Galing sa utang? Ay, naku, Jen. Huwag mo lang asahan na ibabalik pa niya yung pera sa'yo. Tinan mo nga, oh. Nibili na niya ng bagong iPhone 14. Wow! Kaya naman pala. Ang galing mangutang at magsinungaling para lang sa luho niyang iPhone. Ang lala mo rin talaga, Jane. Ginawa mo pang may sakit yung nanay mo para makautang sa akin ng 10,000. Para lang sa luho mo. Jane, magkaibigan pa naman tayo. Take note, ha? Pinautang ko sa yung tuition fee ng anak ko para sa nanay mong naghihingalo, sabi mo. Pasensya ka na, B. Babayaran ko din naman agad. Sabi pa nga niyan kanina, galing daw sa dugot pawis niya yung cellphone na yan. Naku, yun naman pala, galing lahat sa utang. Kapag di talaga na magmumukha mo, no? May payak-yak ka pa sa akin sa cellphone ko na luma. Yun naman pala, mas yak ka sa akin. Dahil yung cellphone na pinagmamalaki mo, galing sa utang. O sige, ganito na lang, Jane. Bibigyan kita hanggang bukas para ibalik sa akin yung 8K. At pag hindi mo binalik yan, hindi ako mag-aatubiling tumawag ng pulis at ipadampot ka sa bahay mo. Plus, ipopost kita sa social media para malaman ng lahat ng tao yung katarantaduhan mo. Hoy, B, wag naman. Baka makita ng mga friends ko sa Facebook. Akala pa naman nila mayaman ako. Ayan kasi tayo eh. Ang hilig natin maging feeling mayaman. Bibili tayo ng mga bagay na hindi naman natin afford. And then what? Pinagmamayabang natin sa FB natin? As if sa ating galing talaga? Kakapal ng mukha nyo din eh. Pwede ba? Tigil-tigilan nyo na yung pagiging feeling mayaman nyo. Tama na sa pagiging pabida. B, babayaran ko rin naman kasi sa katapusan eh. Anong katapusan? Bukas bayaran mo na agad yan. Or kung hindi, bukas katapusan mo na rin. Jane, huwag na sana tayong umabot sa tulpo, sinasabi ko sa'yo. Bitara na nga. Iwanan na natin ito, utangan ka pa niyan. Tama ka dyan, Jen. Tara na nga. Kaya ikaw, sana magsilbing aral to sa'yo, ha? Hashtag, utang pa more. Galit na galit. Hindi na makasali.